tamang perspective o tamang handling ng money. Who wants money? Sino pong gusto ng pera? At least gusto po natin, ha? Iba ho yung money itself is not sin. But the love of it, the love of it, sabi ng Timothy, the love of money is the root of all evil. So we like money, but we don't love it. Sabi nila, money daw is a good servant, but a very lousy master. So okay lang po, gamitin natin yung pera, wag lang yung pera ang gumamit sa atin. Diba? Kasi pagka ginamit tayo ng pera, ikaw ba yan, Shane? Pagka ginamit tayo ng pera, magkakaproblema ho tayo. So, sadali mo na. Bago ako tumingin sa notes ko. In the beginning of the ministry, of my ministry, 22 years ago, talagang I need money. Kailangan ko talaga ho ng pera that time. Imagine nyo po, meron kaming Tamaraw FX noon, kumikita ako ng minimum kong kita, 1,000 a day. Pero na ako yung mag full-time sa ministry, meron akong 2,500 a month. So, ang laki ng discrepancy, no? Sabi ng mga bata, pa, naghirap tayo. Pero dahil alam po, personally, alam ko talaga yung panawagan ng God, when I responded to the call of God, things has to change. Pero hindi ho naging madali. Meaning, ako mismo, madami pong adjustments ang kailangan eh. Naalala ko, mga estudyante pa mga bata eh. Noon, lahat ng need, papapahingi, bigay agad. Noong mag full-time, pagka may need, pray muna. To make the long story short, sabi ko, Lord, paano mo kaya ako i-bless? Yung bang, nasa Bible school ako, na supernatural, imagine niyo po, may mga nangako na, no offense made, hindi ko na alam kung sino mga yon. Pero may mga nag-pledge. Pastor, pagka pumasok ka sa Bible school, ako bayad ng tuition, 2,000 a month lang po yung tuition fee. Imagine nyo, ultimo pamasahe. Kaya yung mga piso, pag kami nakikita ako sa church na piso noon, dinadampot ko yan. Mahalaga sa akin yung piso na yan. Kasi pagka wala kang piso, yung 99 pesos mo, hindi magiging 100 yan. So mahalaga bawat sentimo sa akin that time. At doon sa school, kitang-kita ko. Yung mga pera, nag-aabutan, puro the place sa akin. Hindi nila alam kailangan ko ng pera. Sabi ko, Lord, help! Kailangan ko ng pera. Walang nagbibigay sa akin. Now, look at me, guys. Gusto ko po kayong turuan ng tama, practical, na hindi ka nanghihingi sa tao. Kasi pag sa tao tayo nanghihingi, nakakahiya, di ba? Naunawa niyo yun? Naunawa niyo po. So, kung yung mga taong hinihingan ninyo ay generous sa inyo, good. Pero yung kanilang generosity ay may hangganan din po yun. So, to make the long story short, say ko, God, I know na meron talagang something ang Bible na to. At yun ang gusto kong maintindihan kung ano yun. Naunawa niyo po yun? Fast forward, lagi kong pinagmamalaki kung ano kami ngayon, at kung ano pa ang gagawin ng Lord sa buhay namin, it's all because of His Word. It is all because of His Word. Because the Word of God has the ability to bring us from one glory to another glory. We are not beholden to anybody, to any personality, but to the Word alone. Amen? Are we good? At kapag ka pinag-uusapan ho yung pera, madami hong mga tao, medyo uneasy sila. Pero kaya ko po kayong tingnan sa mga mata, wala po kaming hidden agenda. Pakinggan nyo po ito. Ang Lord, hindi niya kailangan ng pera natin. All He wants from us is our heart. At hindi po pinapractice natin sa church. In the church, we don't want your money. We want your heart. Amen. Di ba kung minid ba ang church sa inyo kami nanghihingi? Hindi, sa Lord. Yes, may project property tayo, pero mahaba pong project yon. We are believing God,
But we are just responding kung ano. Although, supernaturally, nung last year, because of your generosity, ho, ang dami yung pumasok na pera. And guys, gusto pag malaki ho sa inyo. This church, we have so many generous people. I tell you, nababangga ako ng mga pera ng mga to. Di ako nang hingi sa kanila. I myself, I'm a product. Ako po, beneficiary din ho ng blessing. Pakinggan niyo po ito. Gusto ko po practical. Ang Lord, because He's a good God, when we are sick, we can ask, God, heal me. And God will heal you. Okay lang yun. How many times do you ask God for healing? You could ask as many as you want. Pero on the other hand, God can give us wisdom to walk on health and wellness. Na hindi ka na hingi ng, Lord, heal me. All God will give us is wisdom how to walk on health and wellness. Di ba? Yes, breakthrough is good. I'm not saying breakthrough is not good. Breakthrough is good. But on the other hand, myself, I want us to walk on prosperity. Maganda ho may breakthrough. Pero masarap din yung lumalakad ka sa prosperity na araw-araw lahat ng needs mo sinusupply. What if your breakthrough comes only once a year? Hindi, once a year ka lang makakaranas ng breakthrough. Wherein on the other hand, if you are experiencing prosperity, you can enjoy life every day. Naunawa niyo po ba yun? So I believe there are so many secrets in the Bible na hindi na po sikreto. All we need to do is to devour, to mine the Word of God. So are you ready with me? Are you ready, guys? So set aside lang po natin ang parameters. Oh, si pastor nagtuturo ng money. Siguro walang pera ang church. No, may pera ho ang church. At kung nakakasubaybay ko yun, more than years na ako na hindi nagtuturo about finances. Pero dahil nga po, 1 or 2 months ago, medyo in-impress sa akin ng God. We are soaring high. Hindi naman ho pwede na magsusoar high ka, pero wala kang pera. Diba? So dapat as we soar high, lahat ng needs minimit ng God. May pera tayo, may pangkain tayo, nakakabili tayo ng gusto natin, nakakabiyahe tayo. Kasi when it comes to prosperity, dapat sama-sama lahat yon. Nakakita ba kayo ng tao nung bata na 1 to 3 years old, ang tumutubo lang ay leeg hanggang ulo? Tapos 4 to 5, halimbawa paan naman, hahaba. Tapos 5 to 6, saka naman yung katawan? No! Proportion yung growth. Naintindihan yun? Proportion. Kaya, dyan sa kabila, may gym eh. Pangit naman kung nagpupunta ka ng gym, pinapalaki mo lang braso. Tapos ang paa mo ay parang ting-ting na, braso mo lang malaki? No way. Yung ibang tao, tiyan lang ang lumalaki. Joke lang. Dapat balance ho. Gusto ko po, personally, gusto ko pong balance, gusto ko pong practical, gusto ko po simple lang. Okay? Okay, listen to this. There are about over 2,300 Bible verses that talks about money. More than 2,300 verses. The topic includes wealth, possession, greed, money mindset, contentment, investing, and more. Sabi ko nga sa inyo kanina, okay, look at me, money, survey po ito ah, ang pera daw ay controversial na topic na kapag pera ang pinag-uusapan, uncomfortable yung mga tao. Pero relax ho, hindi ko po trabaho alamin kung magkano binibigay ni Brother Rich, kung magkano binibigay ni Brother, adyan po yung mga taga-finance, it's none of my business. Ang trabaho ko po, is to teach the word. Amen. Ang instruction ko sa finance, mag-report kayo kung magkano pumapasok na pera at sabihin nyo kung walang pera at magpipray tayo. Manghihingi ako kahit hindi ako manghihingi sa tao. Okay? Okay po? And also, money is the last thing na dinadala ng tao pagka lumilipat ng church
and the very first thing na inaalis kapag kaalis na siya ng church. So, ayusin po natin to. We have to do something. When it comes to money or finances, don't you know, guys, that it will not come automatically? We need to do something. Healing can come, favor can come, forgiveness can come, but when it comes to money, and don't you know, guys, also, that God is not giving us money, God is giving us wisdom. Pakisabi po, wisdom. Kasi po, kung ang Lord nagbibigay ng pera, pagka mag-pray ka, magbibigay ang Lord ng pera, hindi na ako magtatrabaho, upo na lang ako sa isang sulok, pray na lang ako ng pray, antay na lang ako ng antay ng pera, maglalagay ako ng balde sa gilid, pero hindi ako mamamalimos if God is giving money. But ang sabi ng Bible, God is giving us wisdom. God is giving us ability. Ano yon? Kapag ginamit mo yung wisdom, pagka ginamit mo yung ability, idea, strategy, ano pa, kung ano meron ka, ano pinag-aralan mo, pagka pinagamit mo yan, ang end result niyan ay pera. Kaya nga, sabi ko dati, sana maka-imbento, wala na tayong barbero dito, sana maka-imbento tayo ng isang helmet na digital, kung anong design ng gupit, pindot-pindot lang, pag sa club ng ulo, seconds lang, pag anga, naando na yung design ng gupit. Kaso wala pa. Malay nyo, kayo maka-discover nun. So alam ng God, believe it or not, alam ng Lord, money and possessions are the most talked about subjects in the Bible. More than, don't you know that money is more than, has been talked about more than prayer, faith, or salvation combined? So alam ng Lord na madaming mga tao mag-i-struggle, kung sa Bisaya pa, mag-i-struggle pagdating sa pera. Kaya sila lang tumawa, dito wala. Okay lang yan. So alam ng Lord na time will come, madaming mga tao mag-struggle sa finances. That's why this had been talked so many times in the Bible. At gusto po nating malaman yon. Gusto ko pong malaman yung sikreto kung paano lumakad sa prosperity. Gusto ko pong malaman ang para bang yung principle na sinasabi ng Biblia, how could we walk with all our needs being met by God? Why? Because our God is a rich God. So our knowledge about money should start, sound. Our responding to money should start in our knowledge of the Word. Now let me lay down some scriptures. Let us go to Psalms 24, verse 1. Ang bilis ah. Kita ko na, nag-click na agad yun ah. Sabi po ng Psalms 24, verse 1, the earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who dwell therein. So ang sabi ng verse na to, everything belongs to your God. Amen. Diba sabi ng Bible, everything belongs to your God. So your God is not only rich God, He owns everything. Mayaman yung Diyos nyo. Amen? Ayan o, the earth is the Lord's and all its fullness. Lahat ng bumubuo, lahat ng nag-i-encompass sa world, it belongs to Him. And He is our God, He is our Father. Psalms 50 verse 10 sa New Living Translation. For all the animals of the forest are mine, and all the cattle on 1,000 hills. Yaman ng Diyos natin, no? Sa Kanya yung mga kahayupan sa kagubatan. Pumunta ka lang sa kagubatan kung gusto mong mag-barbecue ng kung ano gusto mo. Our God owns everything. Haggai 2 verse 8. The silver is mine, and the gold is mine, says the Lord of hosts. So hindi lang lahat ng naandon, pati pa yung mga ginto. Imagine mo, minsan yung mga, saan nga ba yun? Sa Cebu ata yun, taxi driver na hinold up, pinutulan ng dila. Eh magkano lang makukuha niya sa taxi driver? Kung kilala ko lang yun, gusto niya ng pera,
Kung kilala niyo, sana sinabi niyo, pumunta siya sa bangko, ang daming pera sa bangko ka mo. Huwag sa taxi driver, kakaunti lang. Problema lang niya pagpalabas ng pera sa bangko. So the silver belongs to God and the gold belongs to Him. So when we honor the Lord God with our wealth, ibig sabihin po noon, we demonstrate our trust in Him. Amen? Kasi ang sabi ng Bible, when we honor God with what we have, that means you are trusting Him. Naalala niyo po, okay, ganito po yan. In the Old Testament, bago pa dumating yung batas ni Moses, yung patriarch, they're already giving their tithes. Without even a command from the Bible, out of their generosity, out of the abundance that they are receiving from God, si Abraham, si Isaac, si Jacob, at ang sumunod ng mga lahi nila, they are giving their tithes na hindi ipinag-uutos ng Bible. Kaya nga, sabi ng Bible, 430 years after in-incorporate na sa batas ni Moses yung tithing. But in the beginning, tithing is not under the law. It was given. Pagdating sa batas ni Moses, ang tithes ay hindi na binibigay, sinisingil na. Ibinabayad na. Of course, New Testament, ibinibigay. Hindi po natin sinisingil. Pero sana, kung meron lang maka-invento sana, kung ano ba, si Brother Robert o si Romel, kasi magaling ka mag-invento, maka-invento kami ng machine na pagkadadaan yung mga tao sa pintuan ng New Life, mag-i-scan, oops, walang pera! Sara, hindi ka pagbubuksan ng pinto. Parang toll gate ba? Sa toll gate sa expressway, pag wala kang load, hindi magbubukas yung barrier. Pero hindi po ganun ang trabaho natin, guys. Pinapatawa ko lang ho kayo. So, when we honor God with our money, we give Him our trust. Meaning, God, para ang hirap kasi i-reconcile. Imagine mo yung income mo, babawasan mo ng 10%. Sabi ng mind mo, ang hirap talaga i-comprehend. Pero pagka ginawa mo yon, it brings honor to God. Why? Kasi ina-acknowledge, diba, yung mga scriptures na nilay down natin, we acknowledge that everything belongs to Him. We are just merely a caretaker. Kaya yung church pong ito, hindi akin to. Atin ito. Lahat tayo trabahador. Kaya ang mahirap lang po, yes, trabahador tayo, we have ownership of this church. Pero hindi po natin inaabuso yan. Hindi po tayo mga boss, pero minsan yung iba mukhang bosa-boss. Hindi po tayo mga boss, we are all servants in the eyes of God. Deuteronomy chapter 6 verse 15 and 16. Okay lang kayo? Sure? Gusto niyo bang matuto? I tell you guys, pag naintindihan po natin ng tama ito, yung buhay po natin na hindi na tayo pagkukulangin ng God. Hindi tayo pagkukulangin. Deuteronomy 6:15 sa New Living Translation, ang galing naman ng clicker natin. For the Lord your God, who lives among you, is a jealous God. His anger will flare up against you and He will wipe you from the face of the earth. You must not test the Lord your God as you did when you complained at Massa. So in the Old Testament, it was commanded by God that never, never nasusubukin natin siya. Ang ibig sabihin kasi ng to test meaning never attempt, never prove, never tempt God, or never try God. Sinabi niya po yun sa word. Pero pagdating sa finances, magugulat ka, try me now in this. So meaning, sa lahat na ng mga, para lang yung mga kwento natin, guluhin mo na lahat. Huwag lang buhok ko. Ibang, ayusin na natin lahat, subukan na natin lahat, huwag lang natin subukan lahat, maliban lang sa finance. So meaning, there is something na dapat nating maintindihan
Kasi alam ng Lord na, sabi ko kasi nyo kanina, madaming mag-struggle dito. Madaming mag-struggle sa finances. But however, when we make it right, that would become a thing of the past. Especially kayo mga kabataan. Sabagay, mga bata, ano pa naman kayo? Di kayo naghahanap buhay eh. Punta lang kayo kay mama. Mama, penge. Daddy, penge. Walang problema. Ang iyong mga magulang naman, bigay lang ng bigay. Pero as early as estudyante pa lang kayo, kung magpa-practice na kayo ng tithes and offering, although naka-tithes na sa mga magulang nyo kung believers sila, mas lalo kayong ibibless ng God. So, intindihin nyo sana ito. So, ang sabi ng Bible, we should never test the Lord our God. We should never prove Him. We should never tempt Him. We should never try Him. Okay? Okay lang kayo? Malakay chapter 3, verse 6. There is so much meat in this word na kapag ka nagawa po natin ng tama, ay makakaranas po tayo. Tanongin ko po kayo, sino po sa inyo ang nakatanggap na ng pera mula sa taong di niya kilala? Isa, dalawa, tatlo. Ah, dito ba si Kaobet? Joshua, dito si papa mo? Wala? Ay, si papa ni Joshua, laging nakakatanggap yun. Kasi driver eh. Bayado. Bayado. Apat rin si Brother Rich. Pero honestly, the reason we are not receiving money from people we don't know is that we don't even try to give money to people we don't know. Subukan nyo po yun. Gusto nyo makakain ng libre, subukan nyo na magpakain ng libre sa taong hindi nyo kakilala. Kasi ang prinsipyo ng Bible, what you sow is what you reap. Pagka ikaw tanim ng mais, ikaw ani mais. Pagka ikaw tanim mangga, ikaw ani mangga. Ikaw tanim pera, ikaw ani pera. Totoo po. Naalala ko one time, matagal na, sinubukan ko talaga to. Pumunta ako sa isang restaurant, tapos, sabi ko, Lord, sino ba dito ang ililibre ko? Tapos may, sabi ko doon sa cashier, boss, bayaran ko yung kinakain niya. Tapos tumingin sa akin yung lalaki, iba yung tingin, sabi ko, trip-trip lang, bayad, sabay-sibat. Kasi may mga tao na, uy, crush ako. No. Di ba? So, nagmadali akong magbayad, kinuha ko yung sukli ko, sabay sumibat ako. And I believe, ako naman na nakaranas ng breakthrough. So, let's go back to this word. Sabi ng Lord, I am the Lord, I do not change. Therefore, you are not consumed, O sons of Jacob. Yet from the days of your fathers, you have gone away from my ordinances and have not kept them. Return to me and I will return to you, says the Lord of hosts. But you said, in what way shall we return? Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? In tithes and offerings. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Naalala ko, nung nagsisimula ako sa ministry, ang kwentuhan nito, sabi nila, banal na magnanakaw, tayo daw, na hindi nagbibigay ng tithes, banal na magnanakaw. Ang ninanakaw natin ay tithes and offering, holy din yan.
At ang ninanakawan natin si God, banal na magnanakaw, ninanakaw yung banal na bagay, at ninanakawan yung banal na Diyos. Tapos may nagsabi sa akin, Pastor, imbitahin mo ako sa church, gusto ko magturo ng tithes and offering. Sabi ko, wag. Gusto ko ako magturo. Alam niyo po ba guys, nung mauso na kasi ang digital, hindi na ako mahilig magsulat eh. Pero believe me, meron akong record, dati may notebook ako, lahat ng pumapasok sa akin pera, sinusulat ko yan. Yung mga love gifts sa akin, yung allowance ko, pati nung nagsa-sideline ako sa mega taxi, pumapasok na pera, sinusulat ko yon sa isang taon. Tapos yung mga sewing ko, yung tights ko, sinusulat ko, yung offering ko, sinusulat ko. Kung daw nagkakamali, mga 10 or 12 years na may data ako noon, ni isang taon hindi bumagsak yung finance. Lagi talagang paangat ng paangat. Kaso nga lang, nasira na kasi din ako mahilig gumamit ng notebook nung maging digital na. Pero subukan nyo, i-track down po ninyo ang record ninyo sa finances. O kaya maging seryoso tayo sa finance. May nagsabi pa nga, Pastor, ano bang tama? Ano bang ibibigay ko sa tithes ko? Yung gross ba o yung neto? Sabi naman ng isa, matalino din, saan mo ba gustong pagpalain? Sa gross o sa neto? So it's up to you. But as for me, I have to lay down the scriptures. So sabi ng God, we are robbing Him in our tithes and offering. Ang sabi ng Bible, we robbed Him in tithes and verse 10. Sorry, verse 8 po na. Verse 8. Ayun, medyo nadidelay na. Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, what we have robbed? In tithes and offering. Okay, look at me guys, look at me. Look at me. Ito po ang revelation ko dyan. As sabi ng Bible, tithes and offering. Hello? Sabi po ng Bible, tithes and offering. Now, let me teach you the right way. Kung binibigay mo lang ay tithes, wala kang offering, hindi tamang giving yon. Parang halimbawa, Arman and Jane. Hindi mo pwedeng ipaghiwala yon. Patrick, Trick and French, Rich and Sally. Ibig sabihin, hindi pwede na kay Brother Rich lang ako good, kay Mrs. niya, hindi. Kasi ang ginawa mong bad sa asawa, kahit sa lalaki lang, bad shot ka na rin sa babae kasi iisa lang yan eh. Mr. and Mrs. Nag-isa pa yan? Kaya sabi ng Bible, we are robbing Him in our tithes and, by the way, ang ibig palang sabihin ng word na and, ay isa pong conjunction yan. It is used to connect words of the same part of speech, clauses, or sentences that are to be taken jointly. So meaning, yung tithes and offering has to be taken jointly. Kaya nga, sa leadership, yung mag-asawa, ang bilangan namin dyan, isa lang. Kung butuhan, isa lang yan. Diba? Tama ba? Kasi isa lang naman, ang Mr. and Mrs., isa lang ang tingin ng God. Oo, lalaki at babae, pero isa lang ang tingin ng God. So, dapat i-work out natin paano natin i-unite yung ating decision making. Kasi pagka hindi natin i-work out ang decision making natin, may struggle uli. Mag-struggle uli tayo. So, we are robbing God if we are not doing it. Especially, kasi, ganito po kasi yan eh. When we give our tithes, ang sabi ng Bible, we are practicing faithfulness. Pansin yan? At ang trabaho, pagka nagbigay po tayo ng tithes, ang sabi ng, doon sa mga susunod na verses, when we give our tithes, ang sabi ng Bible, the devourer, a rebuke, sa Tagalog, nasusupil yung mananakmal, nasusupil yung kawatan o magnanakaw every time we give our tithes. However, our offerings, that's our seed.
Hindi po binibless ng God yung ating tithes. Ang binibless, ang minumultiply ng God ay yung ating seed or seeds offering. Kaya nga, kung legalistic lang ako, pwede kong, ay, nako po. Naalala ko, hindi ko po, sasabihin ko pa rin sa inyo. Noong unang panahon, more than 10 years ago, naghahamon ako dati. Halimbawa, okay, Brother Arman and Jane, hamunin ko kayo. Give your tithes and offering faithfully for the next 90 days or your money back. Kaya napansin nyo yung sobre natin may pangalan yan. Halimbawa, ilalagay natin yung pangalan. Kasi faithfulness eh. We are not after kung gaano kalaki yung, alam nyo po ba guys, kahit ka pa, sabi nila, yung tithes nyo, napupunta lang naman kay Pastor yan. Wow, sana nga. Sarap sana ng buhay ko, no? Pag ganun-ganun lang ako. Pero hindi po eh. Trabahador lang din po ako. Isuldado lang din po ako. That's why we need to put our name. Tithes and offering. Kasi kung nakalagay doon anonymous, pag magbigay ang Lord ng reply to anonymous, yan daming anonymous eh. Gusto mo pangalan anonymous? Alam ng Lord yung pangalan natin eh. Hello. So when we give our tithes, we are rebuking the devourer. Nasusupil yung mananakmal. Para pagdating ng ating seed, nagiging generous tayo. Yung seed po ang minumultiply ng God. Hello? Kaya ang sabi ng God, try me now. Nasa verse 10 ata yun. Try, daba, verse 10. Bring all the tithes. Sabi na iba, yung mga pilosopo, sabi ng Bible, bring. Hindi linggo-linggo, bring ko lang. Pag uwi ko, bring ko pa din. Kasi bring lang, hindi naman sinabing give. Ang ibig po sabihin ng word na bring na yan, ay give. Although ang Malakay po ay nasa Old Testament siya, nagulat ako, ang kanyang definition ng bring ay give. Pero under the law, yung tithes po ay binabayad talaga yon. Dinidemand yun, bayad yun eh. Pero before the law, tithes is given. Pastor, pang Old Testament lang. Mamaya, magla-landfall tayo sa New Testament. I will show you a New Testament scripture na ang tithing ay pang New Testament din. So ang sabi ng Bible, bring all the tithes into my store that they may have food in my house and try me now in this. Pag sabi po, try. Naalala ko sinabi niyo, sabi ng Bible kanina, do not put the Lord your God to the test. But when it comes to money, hindi po ako nagsabi noon, ang Bible nagsabi, try me now. Ibig sabihin ng try me now is to investigate, examine, prove, tempt, try. Oh my goodness. Sinasabi ko po sa inyo lagi, wherever I go, I'm always bragging our church because we have so many generous people. We're hearing so many breakthroughs. Pero my challenge for all of us is that try it for yourselves. Investigate it for yourselves. Prove it for yourself. Test the Lord and have your own testimony. Test the Lord and have your own financial breakthrough. Kasi ang dami na nangyayari. Amen. Naalala ko po dati, tapos na, FYI, tapos na babayaran sa sakyan. Pero 5 years ago, nagulat ako sa ginawa ng mga tao. Nagpasalamat ako doon sa, kung sino man na ginamit, nag-message na ako sa kanya. Imagine mo, siyempre, nagre-report sa akin yung finance. May pumapasok for pastor's car. Nakakahiya, di ba? Imagine mo, lalapit ang, ano, nam, bahingi naman ng 20 mil dyan. Who you? Di ba, nakakahiya kung pupunta mo yung tao, manghihingi ka ng pera. Pero pagka God ang kumilos, supernatural. Supernatural. At alam niyo yung mga testimonyo, mga taong nagbigay ng pera, nakakuha din ng mga sasakyan, at karamihan, bayad na rin, tapos na rin bayaran. Ganun yun eh.
Kaya sabi ng God, try me now in this. Meaning, test him. Investigate. Examine. Prove it yourself. When it comes to money, you can prove it yourself. At ang sabi ng Bible, try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessings that there will not be room enough to receive it. Alam niyo po ba ang mangyayari if ever we are faithful in our tithes and offering yung windows of heaven? Alam niyo po kung ano ang meron sa windows of heaven? Believe me, it's in the Bible. Noong una, sa panahon ni Noah, nung bumaha, ang sabi ng Bible, yung windows or floodgates of heaven. Nagbukas kasi ang floodgates o windows of heaven, kaya ulan ng ulan, kaya bumaha ang mundo. So, pinaralel ng Malachi 3:10, the moment we respond in our tithes and offering, and try me now in this, says the Lord, if I will not open for you the windows of heaven. Meaning, guys, alam niyo po ba na bawal tayong nakawan ng demonyo? Hindi siya pwede magnakaw. Pero however, when we are not faithful in our tithes and offering, bukas ng bukas, open, nag-i-invite tayo ng devourer. But the moment we do it right, suppressed ang devourer. Untouchable yung ating pinagkakakitaan ng pera. I have a story for that. I think it was in the year 1955. Nagkaroon daw ng El Nino. El Nino yung tag-init, di ba? Tama ba? El Nino. El Nino tag-init. Sa California. Ang negosyo ng mama, Christian po siya, ang kanyang negosyo po ay glass. At ang kanyang building ay gawa sa mga kahoy pa nung time na yon. Dahil El Nino, tag-init, nagkalindol pa at nagkasunog pa doon sa mga pabrika nila. Kaya sabi ng kapwa niya negosyante, bro, negosyo mo ay glass, lumindol, wasak-wasak yung mga glass mong negosyo. Mainit, nagkasunog, ang factory mo gawa sa kahoy, sunog. Fast forward, no mag-report yung mga tao niya, lahat ng mga katabing factory, sunog, bagsak, tupok, sa kanya lang natira, hindi nasunog. Bakit? Protektado ang kanyang negosyo. Protected siya. May mga taga-Placo ba dito? Sila, Nanay Feli sa Placo, yung sa First Street dyan sa may... Saan yan? Sa may United. May Bible study kami doon dati. 150 ang umaattend. Nung nagsimula kami, 150 ang umaattend kasi pinayagan kami ng mga may-ari. Tapos, unti-unti, nung tumatagal, paunti ng paunti, hanggang ang naging regular na lang ay less than 20. More than 6 years ko hinawakan yung Bible study na yan sa Placo, plastic company. Nagkasunog, wala naman. Yung katabing building, pader lang ang pagitan. Yung katabing building, tupok. Kung kunyari, ito yung katabing building, yan ang building na nasunog. Yung building na katabi nila, ito yung Placo, hindi nasunog. Yung puno ng nyog na nasa labas, tuyot, sunog. Pero yung building na kung saan nagkakandak tayo ng Bible study, walang nangyari. I believe it is because of this. Isa ding testimony ng isang minister sa Canada, nagkaroon ng recession sa kanilang bansa. So, madami na walang trabaho, gobyerno nila, mataas ang inflation, kaya nga nagkaroon ng recession. Hindi po yung recession, ha? Recession. Bagsak ang kanilang ekonomiya. So, madami mga church people pumupunta sa church nang hihingi ng fine, parang ayuda ba? To make the long story short, nung gumawa sila ng assessment, yung mga taong binigyan nila ng ayuda, yung mga taong walang record ng kanilang tithes and offerings sa church. So gumawa sila ng conclusion, kasi yung mga faithful tithers,
Di man nagparamdam eh. Tuloy pa rin ang giving. So, they made a conclusion na yung mga faithful tithers, they are protected by God. And I believe it's so. Kasi hindi ka pwede, yung negosyo natin, ano, oh my God. Okay, last story, bago tayo magpumunta. Meron akong narinig na story, isang missionary sa China. Kasi noong 1950s, ganun. Sabi ng demonyo sa kanya sa China, sabi niya, I will kill your family. Binantaan siya, papatayin ko yung family members mo sa Amerika. Sabi ng mission, no way, you cannot do it. You cannot do it. Fast forward, di ba noong panahon na yun, yung isang sulat ay inaabot ng buwan. Sulat lang, buwan ng mula China hanggang Amerika ngayon. Seconds lang. Boom, andun agad sa kabilang. Noong time na yun, months ang inaabot ng isang sulat lang. Parang yung mga nasa Middle East, di ba? Maglalagay ng cassette tape, kumusta kayo dyan? Magre-record, miss na namin kayo. Kailan ka uuwi? Padala ka naman. Ilalagay sa sobre yung tape, papadala sa Middle East, tapos ipi-play ng mga mahal natin sa buhay, pakikinggan. Tapos magre-record sila, magre-reply. Ganun. Hindi nyo alam yun? Ganun yun noong mga 1980s to 90s. Tama, sir, no? 80s to 90s. Ganun ang mode of communication noon. So, itong mama, binantaan ng demonyo na, I will kill your families back in America. Sabi niya, no way, you cannot do it. Tapos after 1 month or 2 months, nag-reply yung kanyang kapatid. Diba, yung mga bahay natin, may mga halimbawa, kunyari, itong stage, ito yung property ko. Halimbawa, itong stage, ito akin to. Yung mga guhit na yan, hanggang doon, ito akin to. Kasi meron daw mga wolf na nag-cross sa kanilang property line, tatlong wolf o dalawa, pumasok sa property line nila, pero patay. Namatay. At pina-investigate nila, yung mga wolves na yon ay rabid. Paano nangyari? Nag-cross lang sa property line ng missionary. So I believe, alam ng Lord yung property natin. Kaya hindi pwede mag-crossover yung demonyo. Bakit? We are secured. We are covered by God. Now, if you want to know some verses, go to Psalms 90. Basahin na lang po, assignment na lang po ninyo yon. So, ang sabi ng Bible, bring all the tithes into the storehouse that there may be food in my house. And try me, prove me in this. Now, let me ask you, do you love our facilities here? Kung madami pa tayong pera, pero oh my, that's because of your generosity. Di ba? Ang ginagawa namin, Lord, ano bang ayusin namin dito? Ano bang pagagandahin namin dito? Hindi lang pinag-uusapan, walang pera. Hindi, ano bang ayusin dito? Ano bang gagawin dito? Kasi naniniwala tayo, ang Diyos natin mayaman. Our facilities should speak of the goodness of God. Madyan pupunta ka sa church, Paano wala tayong aircon? Kaya umaga punong-puno ng tao. Oh my. Pero, kunting tumbling na lang, mababago ang sitwasyon. Mamaya, malalaman niyo yun. So, bring all the tithes of the storehouse and food in my house and try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessings that there will not be room enough to receive it. So, when we prove God, when we put Him to the test, when we investigate, we can have our own testimonies. Prove it yourselves. I-track down ninyo yung finances ninyo. Kayo naman nakakaalam. Di naman namin alam kung magkano kinikita nyo. Prove it yourself. At makikita nyo, you can have your breakthrough. Sabi ng 11, and I will rebuke the devourer for your sakes so that he will not destroy the fruit. Yan, nainikwento ko na yan. Now, let me close in this. Sa Matthew 23, verse 23, sa New Living Translation. So, nag-jump over na ako sa New Testament to prove to you that even New Testament, we practice tithing din also. What sorrow awaits you, teachers of
nire-rebuke ni Jesus yung mga Pharisees, yung mga teachers, mga religious people. Sabi niya, "What sorrow awaits you, teachers of religious law, and you, Pharisees, hypocrites, for you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens, but you ignore the more important aspects of the law, justice, mercy, and faith. You should tithe, yeah, sabi ni Jesus, but do not neglect the more important things." Diba? Kung ang tithing ay hindi na pwedeng i-practice sa New Testament, dapat sinabi na niyo, huwag na kayong mag-tithe, pang Old Testament lang yon. Pero again, ang tithing, 430 years before the law was given, it was being practiced already by the patriarch. Tapos in-incorporate lang po sa batas ni Moses, and then na-carry over hanggang New Testament. But over and above everything, you need to prove it yourself. That's why ang challenge ko po sa inyo, gusto nyo maging seryoso sa pera? Gawin nyo to. Kung, guys, kahit po hindi kayo magbigay ng pera, whatever, blessed ka pa rin. Kahit hindi tayo magbigay, forgiven, anointed ka pa din. Pero kung gusto mo maging seryoso sa pera, wow, that's the time to prove it yourself. Kaya nga si William, tayo na po tayo. Kaya nga si William Colgate bata pa lang siya, pinapractice na yun eh. Hanggang dumating yung time na hindi na niya, binaligtad niya. 10% na lang ang kanyang kinukuha, 90% ang kanyang binibigay kay Lord. And yet, hindi pa rin niya maubos yung 10%. Na hanggang ngayon nga, kilalang-kilala. Pabili nga po ng close-up na Colgate. Totoo po yan sa mga probinsya. Minapulot po ba kayo? So, good opportunity for all of us to put this into action. Let's bow our heads. Let's pray. Father, thank you po for instructions. Holy Spirit, thank you po for clarity of revelation. Lord, we have no other agenda for these people but to embrace your word. And let there be faith, God, in our acceptance, in our understanding of the word. Because you said it, the word, without faith, it's also a sin. But God, thank you. We choose faith. We choose to do the right thing. So let there be empowerment. Let there be adjustments on our part so that we ourselves can prove it to ourselves that, yeah, your word really is true. And the windows of heaven are open for the blessings so that there will be not enough room to receive it. For the sake of the plan, this is our declaration. In Jesus' name, amen and amen. You can take your seats.